Hi mga boss, welcome back to my YouTube channel. Ngayon po is mag-install lang tayo ng GB bracket model SPX Aerox po. So, ito guys yung kanatin mga parts ko. Pinagsama-sama ko na siya by parts ko para hindi tayo nalilito. Ito po. Actually, kung mapapansin yung mga boss, merong goma yung isang nut. Ito ata yung M8 sa manual po. Then, yung ito po, ito yung lock nut. Ito yung M8 po. Dalawa kasing klaseng nut to eh, na tiga-apat. So, yan yung ayos niya, boss. So, ngayon po is tatanggalin natin yung Z-part po nung Aerox, yung fairings niya po, para makabit natin yung bracket. Umpisaan na natin mga boss ah. Dapat may mga tools kayo mga boss para mas mabilis. Pero kung yung manual lang, okay din naman. Patungan mo na lang ng sound. Unahin namin tanggalin boss yung nasa putres. Ayan. So, keep na lang natin yung stock po ng mga nuts and bolts niya po. Kasi papalitan na natin to eh, nung nasa GB parts po. Okay. So mga boss, ito yung gagamitin natin sa left side po, sa footrest po ng Aerox natin. Yung mahabang screw, dalawang lock nut, isang washer, tsaka itong spacer po. Tsaka ito yung gagamitin natin sa kanya. Sa left side po. So boss, kabitan natin yung sa putres. So huwag nyo kalimutan boss yung sa yung putres mismo. Ayan po. Makalimutan. Kabitan natin yung mahaba po. Yan boss, bali screw yung spacer naman boss. Sa both sides po. Both na screw. Sige na. So, lagyan na natin mga boss, both sides po, washer. Ayan. Ay, both screw pala. Then, yung lock nut natin.
lipitan na natin mga boss. Hindi ko kumata doon. Dikit ko. Yan. Boss, screw, yung spacer niya, washer, tsaka lock nut mga boss, yun po yung combination. Tsaka yung itong itim mga boss, huwag nyo kalimutan ha. So ngayon boss, tanggalin natin sa shock part. Advice ko lang po na doon tayo sa lock nut magtanggal po. Kasi matigas pag dito po eh. Dito na lang po kami detach sa lock nut. Dito ko sa likod. So ito na yung ilalagay natin boss para sa shock ng left side. Same lang naman sila po. Yung may goma na po yung gagamitin natin na lock nut po. Kabit natin yung washer sa likod. Tsaka yung lock nut po. Pakita natin. Hirap yan. So dito na tayo sa right side po ng footrest. Same lang po na process yung gagawin natin. Pero ibang parts lang po ito. Sige po. So sa right side boss, ito naman yung gagamitin natin. Yung medium na po yung size. Then, ito po yung medyo maikli. Tsaka washer pa rin tsaka lock nut. Sa right side po ito ng Aerox po sa footrest. Ikakabit na natin to boss. So kabit na natin muna yung footrest mga boss. Tapos since medium na screw po. Kaya po sa right side na po tayo ng shock po. Same process po, tatanggalin na natin yung stock na start tayo sa likod po na lock nut. Tigas kasi po nung kinalawang na yung loob eh. So mga boss, ito yung part po para sa right side po, sa shock. Same lang po, parang sa left side lang. Sige po yun. So ito po, lagay natin yung washer na po. I-shoot. I-shoot na po natin. Then washer. Tsaka yung M8 nut. Ganito siya mga boss. Kabit. Ayan po.
Hindi pa natin ito nahigpitan eh. Higpitan natin mamaya mga boss. Ngayon boss, higpitan na natin bago natin ikabit yung bakal po sa gilid. Hindi na natin mahigpitan kasi mamaya mahirapan pa. Wait lang din. So, unahin natin yung nasa shock part mga boss. Ito yung gagamitin natin na part. Palubog naman po siya, so wala nang washer. Kasi ito na lang yung may iwan sa inyo. Ganyan po siya. I-shoot lang natin. Tatansyahin lang muna natin mga boss. Hindi ko pa ito nahigpitan eh. Pwede pa magalaw-galaw. Nilagay lang namin mga boss muna, hindi mo. Sobra. Yon. Tat? Angat pa. Angat pa. Oo, kasi hindi pa sakto. Yan. Yan. Okay na. Yan, tatansyahin talaga natin mga boss. Kaya advice natin, huwag nyo muna higpitan yung nasa shock part. Kabit natin boss sa foot reset up. Yung pa allen ring na parang pa curve. Tsaka yung washer po. Dalawang washer to. Karapan likod. Tsaka lock nut po. Ito po. Ito po. Ang tools na gamitin natin. Dalawang washer, isang M8 nut. Sit mo kay. Baka mat... Ay, ako na kay. Pa ganyan ba? Ganyan ba sa ABC? Ito po, ikita na natin sa shock. Kabit namin yung left side po ng bracket po. Pusok mo muna kasi doon. Oh. Same pattern. Same po na ito yung gagamitin natin parts. Parehas lang po sa right side. Ay, gumagalaw din yung kuha ko, kamay ko. Try mo. Hindi, gumagalaw pa dun si. Gumagalaw pa yan? O, oh, ito akong try mo. Hmm. Ay, ikaw mag-ano. Ikpitan na natin mga boss yung shop. Hindi ako pro dito. Ikaw.
Ayan boss, nakakabit na natin yung bracket. Next po, ikakabit na natin yung base plate niya po. Pag ganito po. Okay. So, ito lang yung part na gagamitin natin mga boss. Yung mga tools niya mismo. Nakasashay naman to. Pala parang pang kape pala yun ng mga screw. Yan yun. Pakikount. Yan, counter. Paungat pa dun siya. Ako magiging. Parang mali yung mapapasok sa dapat. Hindi ka magkakakakakak. Parang mali yung ikot ko yung gamit ko yung maliit. Init ng bolt eh. Binaklas pa nga ni Duns kanina. Ano ko nang araw niyo dapat kakabit yan? Binaklas nga ni Duns kanina pa eh ulit kasi akala mali. So, sunod natin mga boss, ibabalik na natin yung pairings. Both pairings ba ibabalik na natin. Kung paano natin tinanggal ka na lang dito yung pagkabit. Free yan. Yung tuktok ba talaga yan? Nakapit mo ba? Di ba ilayin mo na to dun sa? Pakita mo dito. Dapat nakaganta mo na? Di. Natulak mo. Pakita mo dito. Eto na boss. Kabit na natin ito sa ilalim. Kita mo ba? Makita. Okay lang. Normal lang yun. So yung next pairing naman po.
Sabit natin yung push shot mo dito. Yan. Ayan na. Okay. Last. Napasok pa yan. So that's it mga boss, nakabit na natin yung GB bracket natin. Heavy duty po pala ito. Sana po makatulong po ito sa pag-install po ng GB bracket din po ninyo. Thank you for watching. Like and subscribe po sa hindi pa nakakapag-subscribe. Thank you!